What's up mga kajapongs? It's your boy Hero. I'm Harold Christian Santos, isang trainee na nagtatrabaho dito sa Japan. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba ang binabayaran namin dito sa apartment na to simula nung dumating kami dito sa Japan. So ipapakita ko sa inyo kung magkano ba ang mga binabayaran namin every month sa gas, sa tubig, sa kuryente. So guys, tara, samahan nyo kung itutur ko rin kayo sa apartment namin. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n lang kalaki ang aming inutuloyan sa apartment. So tara, let's go! Welcome back guys. Yan ang apartment namin. Yan. Yan ang apartment namin. Ito, itong apartment na to, 8 siyang kwarto. Kasi may mga trainee dito. Tatlo sa isang bahay. So tara, suwak natin. So guys, dito kami nagpaparada ng mga bike namin pag gagaling sa trabaho or nagagala. Yan. Diyan na namin pinaparada ang aming mga bike. Papakita ko sa inyo kung saan na kwarto namin mga Pilipino dito sa Japan. Tara! So yan ang kwarto namin. Tatlo kami dito sa kwarto na to. Tatlo kaming Pilipino. So sa taas. Bakit tayo sa taas? Sa room 201, tatlo sila dito nakatira. Tatlong Pinoy din. So, sa room 202, tatlo din sila dito. So, may pasok sila. Ayun, kuryente. Bababa na tayo guys. Tutur ko na kayo sa loob ng bahay. Maliit lang naman ang apartment. So, kita ko sa inyo. Yan ang entrance namin. So, yan. So, bago ko pumasok dito, kailangan mo muna magbuhat ng sapatos. Kasi Japan is culture nga. Magdumi yan sa loob. Kahit naman sa atin sa Pilipinas. So, kailangan may chinelas ka rin pang loob mo. Ito yung unang kwarto. Dalawa sila dito ngayon. Kasi, nung naabutan namin dito sa Japan, yung unang Pilipino na nandito, mag-isa lang siya sa kwarto. So, ako nang pumalik doon dahil ako ang sumunod na senpai, kumbaga. Yan. Ayan ang kwarto nila. Dalawa sila dyan. So, yung mga kama nilang yan, yun, ginawa lang namin sa company. Mga kahoy-kahoy. Yan, bumili siya ng airbed. Airbed. Mura lang naman din yung airbed. Dalawa sila dyan. So kapag umuwi ako, lilipat yung isa dun. Magsosolo siya dun sa kabila. So tara, sa iba naman. Ano natin ito? Ito naman ang aming laundry. Yan. Automatic na siya. Yan. Automatic na yan. Lalagay mo na lang siya dyan at ayaw mo na lang siya matuyo. Automatic na kasi dito sa Japan. So this is the bathroom. Yan ang bathroom namin. Yan. Yan. Ay, malinis yan. Yung bathroom namin. Yan. Yung bathtub pa. Tatlo kami. Itigisa. Lalagyan na ng sabon. Yan. So, dito sa Japan, magkiwalay ang liguan sa talikuran. Next naman, itong CR namin. Yan. Yan ang CR namin. Yan. Yan, tissue. This nalagay ng tissue. Yan. Mayroon pa kami perfume. Yan. Meron kasi dito sa Japan, automatic na siya. Meron ganito. Meron na siyang remote dito. At, yun. May remote dito.
Tapos, siya na yung maghuhugas noon. Ito kasi, manual lang. Yan. Tapos naman guys, ito yung mga basura na pinaghihiwalay dito. So, yan. Ito, Wednesday, Friday, mga nabubulok, yan, mga pagkain. So, mga Tuesday, tsaka Thursday, ang mga plastic, yung malilinaw, yan. Once a month naman, merong tapunan ng mga stuffed toys, ganun. Dito kasi sa Japan, kailangan segregate ang mga basura namin dito, so hindi kasi pwede yung sama-sama kasi papagalitan kami ng mga ojichang tsaka obachang dyan sa labas na nag-segregate ng basura. So yan, kailangan sundin mo yan. Siyempre, culture nila yan. Kailangan mo sundin. Yung segregation. Ngayon, ito naman ang aming kusina. Yan. Kusina namin yan. Kasama niya, kusina, kainan. So, pasensya na madumi. Ang nagluluto. Ito naman. Tigitigisa kasi kami dito. Dito kasi sa Japan, kaming tatlo. May sarili naming gastos. So, tigitigisa kaming rice cooker. Ayan. Rice cooker sa dalawa. Kami tatlo. So, hindi naman kasi sabay-sabay kumakain. Kaya kailangan iba-ibang. And may dalawa kaming red. Ito yung sa akin. Ito yung sa dalawa kong kasama. And pag umalis ako, tigisan na silang dalawa. Guys, ito naman ang pangalawang kwarto. So, tabi ako ng kusina. So, pag nagluluto, kailangan nakabukas yung exhaust fan. Kasi, pumapasok dito sa loob ng kwarto. Tingnan natin ang kwarto ko. Let's go! This is my room. Ayan, meron tayong chinelas. Masyado na maraming gamit. Ito, cabinet to. Cabinet yan. Ayan. Itong kama na to, kasi pag dumating ka dito sa Japan, wala siyang kama. Kumbaga, ito na lang putong, ito lang putong na gagamitin mo. Ito lang, tsaka itong isa. Yan. Diyan ka lang sa lapag, di ba sa Japan dito, sa lapag lang nakahiga. Ano na mga Japanese. So yan. Pero ako, gumawa kasi kami dito ng bed sa company na pinagtatrabawa namin ng bed. So, masarap man tulong. Yan. Gumawa kami ng kahoy. Pag tumira ka dito sa Japan, nag-apartment ka, so meron na siya naka-install na aircon. Yan, meron na heater yan. Pag malamig, syempre gagamitin mo yan. So, hindi naman pwede mo gagamitin yan. So, yan ang labas. Dito na rin ako nagsasampay. Yan yung labas namin. Lawak, no? So, dito ako nakapahinga. Dito sa trabaho. Pwede na rin akong nagbablog minsan. Yan. So, lalabas na tayo. Tapos na ang ating room. Tour. So, pag-uusapan na natin kung magkano ba ang binabayaran namin dito sa apartment na ito. So, binabayaran namin dito sa apartment na ito is 37,500 in yen. Philippine money is 16,875. So, sa 37,500 in yen, naghahati kaming tatlo dito. So, bawat isa is 12,500 in yen. Nakakahalaga sa atin ng 5,625 pesos. Pagbabayad namin sa apartment na ito is dinideduct na ito ng company namin para di na kami mahirapan magbayad dun sa mismong may-ari ng bahay na ito. Next naman natin pag-uusapan is ang electric bill. Sa electric bill
bill namin nitong month na ito, nagbayad kami ng 3,650 yen. Sa Philippine money is 1,620 pesos. So, tatlo kami naghahati-hati, magiging 1,216 yen na lang. Sa Philippine money is 547 pesos na lang ang binayaran ko ngayong month na ito. Next is the water bill. Ang water bill namin is binabayaran namin ito every 2 months. So, di ka na makahassle pang next month magbabayad na naman ng tubig. So, every 2 months na siyang binabayaran. So, ngayong month na to, nagbayad kami ng 8,600 yen. It's equivalent to 3,870 pesos. So, kami dito naghahati-hati dito sa water bill namin. Ngayon, magiging 2,866 na siya in yen. Equivalent to 1,289 pesos. Next naman, ang gas. Ang gas is every last week of the month namin binabayaran. Depende kasi ito sa season dito sa Japan. So, pag summer kasi, pinapatay namin ng gas namin. So, bayad kami nasa basic lang, nasa 3,000 yen. Ganun lang binabayaran namin. Galaro lang sa ganun. Pag winter talaga, siyempre gagamit kami ng heater. Araw-araw yun. Araw-araw kami gumagamit ng heater. So, tumataas siya. Siyempre, pumapalo siya ng isang lapad, nasa 10,000 yen. Ngayon, binayaran namin ngayong month na to is 9,080 yen. So, equivalent to 4,086. Tatlo kami, naghati kami sa 9,080 yen. Naging 3,026 yen. Is equivalent to 1,361 pesos. Lahat ng bills namin dito sa Japan, binabayaran lang namin dito sa 7-Eleven Family Mart or sa Lawson. Diyan ka lang pwede magbayad. So, napaka-convenient ng Japan. So, hindi ka na kailangan pang pumunta pa sa mga company nila para magbayad pa dito sa mga bills na ito. So, dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Na-share ko sa inyo bilang isang trainee mga binabayaran namin bills dito sa Japan. So, hindi naman din kami libre dito. Kaya kami rin nagbabayad ng pansarili namin dito sa Japan. That's all for my vlog. Salamat po sa pakikinig at sa panonood. Shoutout po pala sa nanay Leonora ko, sa Papa Danilo ko, sa anak kong si Kel, sa mga kapatid ko sa Dubai, si Shikar at si Jasmine, sa mga pamangkin si Ayan at si Bryden sa Dubai, sa girlfriend kong napaka-supported, salamat. Sa mga arangkada guys dyan sa Bataan, salamat. Suporta guys. Sa mga kamag-anak ko sa Bataan, sa mga pamangkin ko, shoutout po sa inyo. Kay Rogen na nandito sa Japan, sa Ibaraki. At yun na nga mga kachapongs, no? Kung bago ka lang sa aking YouTube channel or napadaan ka lang, please do like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga video bilang isang trainee dito sa Japan. So, salamat guys! God bless!